Hello guys, it's me again, Bradley ng 3-in-1 Channel. Dito po tayo mga ka-3-in-1 sa harap ng Tacloban City Hall. Mega love shout out para sa mga subscribers natin dito sa Tacloban. So, meron tayong importanteng tatalakayin ngayon mga ka-3-in-1 tulad ng pinangako ko sa inyo nung nakaraan. Nagagawa tayo ng full vlog patungkol sa tinatawag na sixercise. So, ito na nga mga ka-3-in-1, pag-uusapan natin ang patungkol sa sixercise o yung tinatawag na yung six daw ay pinaka the best na exercise according to the health experts, no? So, paano? Bakit nasabi nilang pinaka the best na exercise ang pagtatalik mga ka-3-in-1 ng mga mag-asawa, no? Para sa mga mag-asawa lang. Sabi nga dito mga ka-3-in-1 sa research na sex is really great form of exercise, no? According to Pinzon, isang health expert. At bakit niya nasabi mga ka-3-in-1 na pinaka the best na exercise ang pagtatalik mga ka-3-in-1 ng mga mag-asawa, ng mga couples? Dahil nga sabi dito mga ka-3-in-1, habang nagtatalik ang mag-asawa, yung lalaki ay gumagamit ng energy mga ka-3-in-1 o calories 4.2, habang ang babae mga ka-3-in-1 ay gumagamit ng 3.1 calories, no? Habang sila ay nagtatalik. So kaya sabi ng mga health expert, ito ang pinaka the best na exercise para sa mga mag-asawa, no? Bakit nasabing pinaka the best mga ka-3-in-1? Dahil sabi nga dito sa research mga ka-3-in-1, mayroon siyam na benefits na nakukuha ang mga kababaihan habang nagtatalik, no? Kasama ng kanilang partner. Ang una dito mga ka-3-in-1, sabi dito, it lowers blood pressure, no? So, kaya pala mga ka-3-in-1 sinabing pinaka the best kasi nga sabi dito, it lowers blood pressure, no? So, may iwasan ang pagtaas ng dugo ng mga kababaihan habang gumagawa ng pagtatalik, no, sa kanilang partner. Pangalawa, itong tinatawag na itong sex daw ay nagpapaganda ng immune system, no? O binoboost yung immune system ng babae habang nakikipagtalik. So ang pinag-uusapan dito mga ka-3-in-1, araw-araw, no? Kapag araw-araw. Tapos pangatlo, sabi dito, better heart health. So ibig sabihin, lower risk for heart attack, no? So mas naiibsan, bumababa ang risk ng heart disease, no? So ito ang sinasabi ito. At ang kasunod, it improves self esteem ng mga kababaihan kung nakikipagtalik sa kanilang asawa, no? At ang kasunod dito, sabi dito, it decreases depression and anxiety. Oh, so bumababa mga ka-3-in-1 ang pagkakaroon ng depression at anxiety para sa mga babae, no?
Dahil alam mo natin ang mga kababaihan ay madali talagang ma-depress, no? Kaya nga marami ang sabi ng study, mas marami ang mga kababaihan na nawawalan ng bait, no? So nabubuang, no? So yan ang sinasabi ng research. At ang sunod dito, it increases libido. Ibig sabihin, mas tumataas ang posibilidad na ang babae ay makikipagtalik, no? At ang kasunod dito, mga katirman, yung mga natural pain na nararamdaman ng mga kababaihan ay may ibsan, no? Ibig sabihin, parang pain reliever ang tinatawag, mga katirman, na sex o pagpagtalik para sa mga kababaihan. At ang kasunod dito, mga katirman, better sleep. So, better sleep. Kung ang mga babae ay nahirapang makatulog, kapag laging nakipagtalik ay talagang makakatulog. Siyempre, kahit tayo, mga katirman, dahil nakakapagod nga, no? So, malaki ang posibilidad na talagang ang hindi nakakatulog ay makakatulog talaga, mga katirman. At ang kasunod dito, mga katirman, it increases intimacy and closeness for sexual partner. So, yan, mga katirman, mas magiging close ang mga mag-asawa kapag laging nagtatalik, no? At ang kasunod dito, mga katirman, sa dito, makakapag-decrease siya, mga katirman, sa tinatawag na physiological and emotional problem para sa stress para sa mga kababaihan. So yan ang sabi ng study, mga katirman. At ang kasunod dito, mga katirman, para sa mga kalalakihan na naman, so may mga 7 benefits, 7 na benepisyo o benefits na makukuha ang mga lalaki kapag nakikipagtalik. So una, siyempre nanginginit yung katawan, mga katirman. Pangalawa, nakaka-relieve, mga katirman, ng stress, no? Para sa mga kalalakihan. At ang pangatlo, mga katirman, yung tinatawag na blood rush. So, mas dumadalo yung dugo, mga katirman, sa mga lower parts ng katawan ng mga kalalakihan. At ang kasunod, magandang tulog, no? Good sleep. Good sleep din para sa mga kalalakihan kapag siyempre nakikipagtalik. Then ang kasunod, sex can lower your chances for prostate cancer. So yung mga lalaki ay medyo mababawasan ang risk, mga katrinuan, o posibilidad na magkaroon ng prostate problem or prostate cancer, dahil nga laging nababawasan, no, yung similya ng mga lalaki, mga kalakihan. At ang kasunod dito, mga katrinuan, nakakapag-relieve din ng mga pain sa mga katawan, yung mga medyo masakit-sakit na katawan, nakaka-relieve siya ng sakit. At ang kasunod, mga katirinuan, sabi dito, kapag ang lalaki ay palaging nakipagtalik, ay mas tumataas ang buhay. So, longer, you may live longer, sabi dito, mga katirinuan, sa research, no, sa study. So, yan ang mga benefits, mga katirinuan, na makukuha kapag ang mga lalaki, ang mag-asawa, ay araw-araw na nakikipagtalik. Dahil napanood ko din ang mga sinabi ni Dr. Ong, no, na mas maganda kung araw-araw, mga katirinuan, nagtatalik yung mag-asawa.
dahil nga maraming mga sakit ang naiiwasan, no? Maraming siyempre yung mga stress at mga problema ay siyempre nakakalimutan. So kaya sabi ni Dr. Ong, mas maganda kung araw-araw nakikipagtalik mga katrinuan o nagtatalik ang mga mag-asawa. Tapos mayroon dito mga katrinuan sinasabi sa research na ito talaga ang itong benefits generally, no, sa kalalakihan at sa mga kababaihan. Ito ang mga benepisyo talaga na nakukuha mga katrinuan sa pagtatalik. It improves immunity, then cardiovascular benefits. Siyempre yung mga heart failures, mga heart disease, talagang may iwasan. Tapos it lower blood pressure, yun ang sinabi ko na kanina, mas bababa ang blood pressure natin kapag laging nagtatalik. Tapos it relieves pain, then reduces risk of prostate cancer, yun ang sinabi ko kanina. Tapos it improves sleep, relieves stress, and boost brain power. Yun. Dahil nga kapag nagtatalik daw, mas halos lahat ng mga body parts ay nagpapangsyon. Pati yung utak mga katrinuan. Pero kung magja-jogging ka lang dyan, yun ang gagamitin mo exercise, yung utak ay hindi nagpapangsyon. Pero dito mga katrinuan, kaya tinawag itong pinaka the best exercise dahil nga lahat ng parte ng katawan ng tao ay nagpa-function, kahit yung ating brain ay talagang nagpa-function kapag nagtatalik ang mag-asawa. So yan ang kabuuan ng ating talakayan mga katrinuan tungkol sa tinatawag na exercise. At kung hindi pa, bago lang kayo dito, hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe at i-bell na lang din para updated kayo sa mga bagong video na i-upload natin dito. So yun lang, maraming salamat mga katrinuan.